So, what's up mga kamanok? So, panibagong araw na naman to. Panibagong topic na naman yung pag-uusapan natin ngayong araw, okay? So, ngayong pong araw, ayan, may mga sasagutin tayong mga tanong galing sa ating mga kamanok na nagko-comment. Ayan, so gusto kong bigyan yung ilang katanungan nila, no? So, bigyan natin ng sagot, okay? So, gagawin din natin ngayon yung pag-shoutout sa kanila kasi marami-rami na tayo na nababasa na nagpapa-shoutout. Okay, so umpisa na natin para mas mabilis, okay? So gusto ko lang i-shoutout si na Godwins Azucenas. Ayan, so good day po sa inyo mga kamanok. Kay Riot Place. Okay, so Riot, magandang araw sa iyo. Kay Jam Matokinas. Ayan, so idol, hopefully safe ka lang dyan. And kay Dixon Espinola. Ayan. So shoutout sa inyo kay Dixon Espinola. Ayan, so mga kamanok, ngayong araw may pag-uusapan tayo ng isang topic, okay? So, isang mahalagang topic po ito sa lahat ng mga magmamanok, okay? So, para sa mga newbie, dapat alam nyo rin to, ano? So, ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano ba tumingin ng malahe or mistisong manok, okay? So, ayan nga. So, ngayon, may hawak ako dito ng isang kakirel, ayan. So, pero kasi tayong isang kamanok dyan na nagtatanong, ano? Sabi niya kung ilan na daw pong months yung ating kakirel na naka-square pen. So, ito po yung ating kakirel na naka-square pen. Kung matatandaan nyo, ito po yung ating unang breed. Okay? So, ito po yung nakuha nating tandang mula dun sa ating pitong inalagaan nung una. Okay? So, ito lang po yung tandang. Okay? So, ano po ito? Red. Ayan. So, kombinasyon po ito ng Hatch at ng Batangas Gold. Ayan. So, ngayon, pag-uusapan na nga natin yung ating topic. So, paano nga ba ako tumitingin ng mistisong manok? Okay? So, ganun din ng malahing manok. Ayan. So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin, ano pang hinihintay mo ka manok? So, mag-subscribe ka na kaagad para lagi kang updated sa lahat ng mga topic na pwede kong i-share sa inyo na makakatulong sa inyo sa inyong buhay pagmamanok. Okay? So, para may background din kayo pagdating sa pagtingin ng mga manok. Ayan. So, ngayon po, ang una kong tinitingnan, kung sakaling ako ay titingin ng manok, ano? So, kailangan po, dapat, yung appearance muna yung tinitingnan natin. Okay? Pag sinabi pong appearance, nandyan yung pagtingin natin sa mukha, sa ulo. Okay? So, kailangan po, kung malahi yung titingnan ninyo, kailangan po yung ulo niya is maliit. Okay? So, yung bao ng ulo niya is maliit talaga, ano? So, kung makikita ninyo, dapat yung ulo niya ganito, maliit. Okay? So, dapat mahaba din yung tuka. Okay? So, kailangan po yung itsura niya is hindi mabait tingnan. Okay? So, doon po natin nakikita yung mga American chickens. Ayan, kung makakakita kayo ng mga imported na manok, ayan, yung mga ulo nila maliliit, maninipis. Ayan, mahaba yung tuka. Then, magaganda yung ulo. Ano? Kung makikita ninyo, ayan. So, ano pa ba ang kailangan natin tingnan? So, kailangan din natin tumingin sa paa. Okay? Sa size ng paa ng manok. Yung binte, yung bias, ano. So, kung makikita natin, yung paa niya is may tinatawag tayong pencil feet. Okay? So, pag sinabing pencil feet, yung pong paa niya is manifest. Parang lapis na mahaba. Okay? So, kung makikita nyo, yung ito po yung tinatawag nating binte. Ayan, kung makikita nyo, dapat yung binte niya is manifest lamang. Okay, hindi siya makapal. Kasi once na kumapal po yung paa ng ating manok, it means mistiso na po ito. Okay, hindi na po siya pure. Okay, na malahing manok.
Okay, so kung makikita nyo yung paa, dapat maganda dapat yung sukat, high station sa madaling sabi. Ano? Kung makikita nyo rin, dapat yung kanyang tahid. Okay, so dapat po, kung titingin kayo ng manok, dapat mababa yung tahid niya. Okay, so dito po, dapat po yung pagitan ng tahid at nung daliri niyang, yung pagitan ng tahid at saka nung daliri niya dito. Ayan. So ito po yung daliri niya, dapat halos magkadikit po. Ano, kung mas maganda, maliit lang po yung gap nila sa isa't isa, yung tahid at saka yung paa. Okay, so kapag ka po mas mababa yung tahid, mas maganda po yun. Mas mataas po yung percentage na maganda yung manok ninyo. Ano? So wag na wag po kayo titingin sa kulay. Okay? So hindi po basihan ng lahi ng manok yung kanyang kulay. Ano? Hindi po porke yung kulay niya maganda, yung balahibo niya is makintab, it means magandang klase na po ng manok. Hindi po yun doon nakikita, mga kamanok. So ang ibig ko po sabihin dito, huwag po tayong titingin sa kung anong kulay ng manok pagdating sa kanyang lahi. Ayan. So yung ating mga sinaunang mga matatanda sa kanilang paniniwala, pag sinabi ang manok ay malahi, sabihin nila yung buntot nito is dapat malalapad. Okay? So yung measurement ng buntot nito is malalapad. Oo, tama. Oo, tama naman sila. May mga manok talaga na malalapad yung buntot at kalimitan sa kanila is magagandang klase. Okay, so siguro kaya nila nasabi na pagka buntot ng manok nyo is malalapad yung size when it comes to, yun nga, when it comes to their tails, ibig sabihin magandang manok yon. Oo, tama naman sila, pero wag po natin lalahatin na porke malapad yung buntot ng manok nyo, eh yun na lang yung malahi. And then kung maninipis naman yung buntot ng alaga nyo, hindi na siya malahi. So nowadays, hindi na po ganun yung basihan. Kasi yung ating mga imported na mga chickens galing sa ibang bansa, so may nag-a-out na rin po na magagandang manok na mayroong maninipis na balahibo. Ayan, so kaya huwag po natin gagawing basihan na yung buntot ng ating mga manok, yung po yung lahi nila. Okay? So isa po po dito, pag tumitingin po ako ng manok, dapat yung tindig nito is maganda. Okay. So yung galaw niya is mayabang. Ayan. So kung makikita ninyo, yung bawat kilos niya is parang may tawag dito, parang may bit. Anong para ko ba sabihin to? Parang may ano, parang may sulok yung bawat galaw niya. Kasi ganun talaga kung makikita natin yung mga malalaking manok. At syempre, yun, kailangan din natin tumingin sa kanyang balahibo. Kailangan yung balahibo ng ating manok hindi masyadong malago. Okay, hindi masyadong parang ba sasabihin, hindi masyadong maigsi yung mga bagwis. Okay, kasi yung mga bagwis tinitingnan ko din kung paano ko titingin ng malalaking manok. Kapag yung bagwis po is malapad, okay, so mahaba yung size, magandang manok po ito. Pero kung yung mga bagwis nito is maliliit lang po, Hindi po ito magandang klase. Ano? So ayun po mga kamanok, so na-share ko na po sa inyo yung mga katangian na hinahanap ko kapag tumitingin ako ng klase ng manok. Ayan. So ngayon po, bago tayo magtapos, may mga sasagutin po tayong tanong galing sa ating mga kamanok. Ano? Hopefully nandito yung mga tanong ninyo. Okay? So ito po, pisa na natin yung tanong. So galing kay Christopher Andres, sabi niya, Idol kamanok, tanong ko lang kung kailan o ilang edad po ba humihinto ang pagtangkad ng manok panabong natin. Salamat po. Okay? So Christopher, para sa akin, napapansin ko yung ating mga alaga mga manok is dire-diretso lang siya ng paglaki simula day old, pero tumitigil siya pagdating po niya ng kanyang parang pagkabinata. So 7 months. Pagdating ng 7 months, humihinto na po yung kanyang paglaki, pero yung kanyang katawan is tuloy-tuloy pa rin ang pag-expand. Okay? So para sa akin lang po ito. So pagdating po ng 7 months, tumitigil na po yung paglaki ng ating mga manok. Okay? So next question tayo galing kay Edsel Vitala. Okay? So ano po ang mas ginagamit yung pampurga? Ano? So sabi niya, ano daw yung ginagamit ng ating pampurga? Okay? So pagdating po sa pampurga, gumagamit po ako ng iba-iba. So pwede po tayong gumamit ng astig, hammer, and pakyaw. Okay? So dyan po umiikot yung pagpupurga ko sa ating mga alagang mga manok. Ano? So bakit nga ba iba-iba yung ginagamit ko? So ang paraan ko po dito, ano? So bawat pampurga po is may kanya-kanyang may kanya-kanyang role.
may mga kanya-kanya yung kayang alising mga parasites sa katawan ng kanya ng ating mga manok. Okay, meron ding pagkakaiba-iba yung mga yan, ano? So kung halimbawa yung hammer natin is na ilalabas nila yung mga bakterya or yung mga parasite, pero hindi po niya nalalahat. Kaya gumagamit tayo ng ibang brand. So pag gumamit tayo ng ibang brand, yung mga natitira pang mga parasite, so mas mailalabas nila para po mas masaid po yung mga parasite. So iba-iba po yung ginagamit natin, ano? So ayun po. Pero sa mga sisiu po, gumagamit tayo ng Bastonero Plus. So para sa mga sisiu lang po ito. Mababa po ang dosage ng pampurga ng gamot na ito. Ayan. So hopefully sasagot ko yung mga tanong ninyo, ano. So ito naman galing kay Joy Bermoy. Ayun nga. So sabi niya, idol, anong pampurga sa sisiu? So pagdating sa sisiu, Bastonero Plus. So subok ko na po ito. Ano? So ayun po, Bastonero Plus pagdating sa ating mga sisiu. Magpurga po tayo diyan from 1 month old. To 1.5 years old. Okay, so after 15 days magpurga po tayo hanggang 2 months old. Ayan. So ito naman galing kay Argel. Okay ko, or Argel ba to? Ayan, so sabi niya, idol, makakapurga ba sa inahin na manok ang Bastonero? So idol, hindi ko po recommend sa ating mga inahin yung Bastonero, kasi ang Bastonero Plus po is ginagamit lang po natin sa mga sisiyaw. Siguro pwede siyang tumala, pero hindi ganun kalakas yung effectivity nito pagdating sa ating mga inahing manok. Ayan. So galing naman kay Taba Cheng Cheng. Ayan. So idol, ilang beses sa isang araw ka magpapatoka? So sa ating manok, okay, so good na po yung makadalawang beses tayo sa maghapag magpatoka, from 7 a.m. to 5 p.m. Okay, so maganda po na pag nagpatoka tayo, hindi marami or hindi rin kukunti. Dapat po may measurement tayo. Ano? May measurement po tayo sa ating binibigay na patoka sa kanila. Okay? So, napakahalaga po niyan. Ito naman, and last question galing kay Baby Ama. Ayan. So, sabi ni Baby Ama, paano malaman ang pangalan ng manok base sa kulay nito? Okay, actually, kung newbie ka lang, Baby Ama, madali lang naman na bumasa or malaman kung ano nga bang tawag sa manok base sa kulay. So mag-research ka lang, bibigay sa iyo ano. So may internet na po tayo, may Google na po tayo. I-search mo lang kung ano yung tawag sa mga kulay ng manok. So bibigay niya na sa iyo yung kulay ng manok, kung yung itsura ng manok. At siyempre ibibigay din niya yung tawag dito, ano. So sa araw-araw mong pagtingin ng manok, masasanay ka rin. Ano, may mga tinatawag tayo diyang mga red kelso, red spangle, grays, sweaters, ano pa ba? Domes. Marami tayong klase ng manok. Marami tayong klaseng manok. At bawat kulay, iba-iba yung tawag sa kanila. Ayan. So, search mo lang dyan at masasanay ka rin. Sa bawat pagtingin mo, araw-araw makikita mo, masasanay ka rin. Baka balang araw or mamaya, bukas, isang tingin mo lang sa kulay, alam mo na agad yung tawag. Ano? So, ayan mga kamanok, nasagot na natin yung mga tanong ng ating ilang mga kamanok. Hopefully, huwag kayong mag-asawang magtanong sa ating comment section sa bawat video nating i-upload. And soon, ating bibigyan niya ng kasagutan. Ayan. So, muli, andito lang ako para sa inyo mga kamanok, sa mga katanungan ninyo. Ayan. So, sa bawat topic or sa bawat usaping manok, ayan, nandito tayo para i-share sa inyo. Ayan. So, muli, ako po si PJ Vergara at nagsasabi na ang buhay ay weather lang. Ayan. Hanggang sa muli, see you for our next upload mga kamanok. Thank you for watching, and always watch our vlogs. Thank you.